Paano mag-layout ng kantuhan ng poste? Sa una guys, ang una nating gagawin ay maglalagay tayo ng tansi. Maglalagay tayo ng tansi kabilaan. Papakuha natin yung ating paglalagay ng tansi. Pero bago yon, huhulugan natin itong ating poste kung yung poste ba na ito ay nasa hulog o wala. Ngayon, kung wala sa hulog ang poste, ilagay natin sa hulog yung ating tansi para maging tuwid yung ating poste. So yan guys, nalagay natin yung ating tansi. So, sinukatan natin yung ilan yung lumabas na sukat niya. So nalagay tayo ng tansi sa kabila, lalagyan din natin ng tansi dito sa kabila. Yung kabila na to, susukatin natin kung anong yung sukat sa kabila mula doon sa may pader papunta rito sa labas, papunta rito sa harapan ng poste. Ngayon, kung magkaiba siya guys, at para sa tingin mo ay wala sa eskwala, pinaka maganda mong gawin ay hulugan mo siya guys. Sisilipin mo siya dito, mula rito sa kabila, sisilipin mo siya papunta ron sa kabila. Mahalagang na hinuhulugan ang poste bago mo lagyan ng tansi para alam mo saan mo banda ilalagay ang tansi. So ang paglalagay ng tansi guys, pag hinulugan mo ito sa harapan, hulugan mo rin sa kabila. Pag hinulugan mo sa kabila, hulugan mo rin sa harapan. Yan. Kung may pansin nyo guys, ang layout ko ay sagad sa poste. Napaka-importante na pag kayo ang nag-layout ay ilagay nyo yung layout nyo sa dulot-dulo para walang mga retouching. Ilalagay nyo yung tansi sa dulot-dulo. Kung meron pa siyang forma, mas maigi dahil doon nyo may papako yung pako sa forma. Yung forma niya sa taas, doon yung pako, yung pako para hindi kayo mahirapan magpako ng concrete nail sa bato. Kasi kadalasan pag bagong buhos, medyo malambot pa yung bato, kaya namabarag yung bato. So kung meron pang forma, mas maigi kung meron pang forma, eh huwag yung lang itidikit yung palitada doon malapit sa forma. Kaya magbigay ka ng mili para mabaklas mo pa yung forma. And guys, so nalagay natin parehas yung dalawang tansi magkabilaan. Nilagay natin yung dalawang tansi magkabilaan, huhulugan natin yung sa ibaba. Kung ano saan tumapat yung sa baba, yun ang tatandukan mo ay kung yung dulo ng hulog, dun yung pinaka-pako mo. Yan. Ngayon, yan. Mapansin nyo guys, sinisilip ko rito sa kabila kasi kailangan kung para makuha mo yung eskwala dito kasi silip sa kabila, anong kalumabasan sa kabila, yun yung tansi dito sa unahan. Yan guys, mapansin nyo guys, sisilip ko siya, nagpaparaya siya, pumaparaya siya dito sa kabila. Sabihin, yung kabila na ginawa ko, nasa hulog. So ito rin yung kabila to, ilagay natin sa hulog. So guys, yan guys, pagka kung napansin nyo guys, kayo, meron akong tansi na nalagay dun sa may kabilang sa gilid. Tapos, sa kabilang gilid, yan, dalawa. Kabilang gilid, meron tansi sa nalagay. Itong harap lagyan yan ng hulog. Yan guys, importante na maglagay kayo ng tansi sa kabilang gilid pagtapos yung maglagay ng tansi dito sa harapan-harapan. Pagka nakuha nyo na yun guys. Yung tansi sa gilid, yun ang sisilipin mo naman siya dito sa harapan na tansi para makuha mo yung hulog na sa hulog na taas. Tansi. Pag nagawa nyo na yun guys, napaka-importante na maglagay ka ng tansi na yun doon. Yan yung mimistulang guide mo para malaman mo kung gano'ng kakapal na sa kabilang gilid. Kung gano'ng kakaraming halo ang may natapal mo dyan sa gilid. Guide yan siya. Pero kung wala ang guide na yan dyan sa gilid, guide yan siya guys, para nasa eskwala yung poste ninyo. Alamin kung guide siya.
kulang pa ba sa halo o sobra na sa halo. So kung yung guide na yan, nakatulong yan para malaman mo kung tama na yung halo na itatapal mo. Yan. Yan. Ang siyang guide yan sa ilalim. Tingnan sa guys, sisilip ko sa mga pantay sa road. Ibig sabihin, tama yung ating merong kansi na nilagay. Titignan kung hanggang saan siyang maging ano. Mapasin yung guys, makapal guys yung nasa eskwala. Pagkaka yung poste. Ang ating layout ay wala nasa eskwala. Wala sa ulog. Yun sa may kabila. Mapasin yung guys, napakapal ng tapal. Si, dahil nga sa ang gumawa kasi ng forma nito ay labor. Yung poste nila wala sa hulog. So wala na tayong dapat sisihin doon para dahil tayo ang masun, tayo na lang ang magtuwid ng maling gawa. Yun lang guys, simple mahirap guys kung layout ng itara nating mali ng poste. Tutuloy pa nating mali. So dito guys, guys tatapalan natin siya. Yan sa kapal, inabol natin para dahil makuha, yan ay poste. Yan ay kitang-kita kung maglalagay ka dyan ng mga cabinet o maglalagay dyan ng mga sukat pala ito guys. Kaya napaka-importante na ilagay ito sa pero, hulog. Pero the best, hulugan mo na lang siya. Sisilipin mo tulad sa karapan at tansi para makuha mo yung kabilang tansi na yun. Sa gilid, narito, sa gilid. Ang pagkapantay. Hulugan mo yan. Dito, sisilip ka dito sa abila. Kailangan mo pareha sa guys, dito, sa kabila. Pag pumantay yun doon sa may guhit, hulugan mo sa may tansi doon sa kabila, ibig sabihin, parehas yung tansi na yan ay nasa hulog. Hulugan mo pa ganun. Punta pa ganun. Hulugan mo. Tapos hulugan mo naman pa ganun. Para kahit di ka na sumukat kung anong kapal. Ganun guys, pag estima ng layout. Para mapapansin siya baba guys, yung sa baba, tikit na siya. Hulugan nyo ulit siya. Yun yung pinakahulog. Yun yung pinakahulog. Yung hulog na yun. Pinakamanipis niya. Yan na yung pinakamanipis. Hulugan ulit siya. Nasa baba kasi nasa hulog na yun. Para check kayo guys. Kaya dito sa kumapat, sa medyo makapal, kaya medyo makapal talaga. Wala tayong mga gawa sa ganun. Kung magsisinsin naman tayo, pwede rin tayo naman magsinsin kung gusto natin. Yan, guys. Pero, mas maganda, ayan. Meron tayong accomplishment. Bawat araw tayo sure, tatrabaho, meron tayong accomplishment. Kung magsisinsin pa tayo, medyo malaki ang ating sisinsin eh. Sa tansya ko naman, ang isang poste ay kayang gawin ng isang araw. Pero kung medyo mabilis-bilis ka, kaya mong gumawa ng poste, isang poste. Okay, guys, to guys. Itong poste naman na to, ang tamang sukat. Ang pag-layout naman ito ay hinulugan dito sa karton ito. Ating poste isang hulog lang yan dito sa karton ito. Hulugan mo dito sa harap, abila. Hulugan mo rin dito sa kabila. Ganyan ang paghulog ng poste na sa kanto. Ganyan yung bumaklas eh. Ito lang nilagay mo sa hulog itong tansi na to. Lagay mo sa hulog yung tansi na to. Itong sa kabila, saka yung sa kabila, guide na lang yung ilagay ka ng kabilang tansi rito, nagay ka rin yung kabilang tansi rito para mayroon din siyang guide. Ganun lang kadali guys, layout kapag nasa kanto yung poste. Against the light, liwanag. So ganun guys, ganun lang mag-layout ng poste kapag kakantuhan mo siya. So guys, meron akong part 2 para sa kung paano natin sa kinantuhan. Paano natin tatapalan siya. Meron akong ginawang part 2 para doon sa ating ginawang layout, pag-layout. Sana panoorin niyo lang guys yung part 2 kung paano ko siya tinapalan. Kaya kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga video na gagawin ko. Click mo na rin yung notification bell para updated ka rito. Salamat guys sa panonood. Sana suportahan niyo ang aking channel.